i-test na natin itong mini vacuum cleaner kung talaga bang effective. Hindi man naging maganda yung experience namin sa kanila with the installation and even after sales. So, pwede siyang portrait, pwedeng landscape, ayan. So, yun yung nagustuhan namin sa kanya. Very important to dahil ngayon kailangan talaga nating magdoble ingat. For today's vlog, isha-share namin sa inyo ang top 5 car accessories na i-recommend naming magkaroon kayo. Mag-a-unbox and haul tayo ng mga recommended na. Welcome back sa aming YouTube channel! I'm Mami O! For today's vlog, isi-share namin sa inyo ang aming top 5 recommended car accessories. Ia-unbox natin yan at i-demo na rin namin sa inyo. At syempre, isi-share namin sa inyo yung mga links kung saan namin nabili yun. Cellphone holder. So, ito very important to, lalo na sa mga baguhan, sa kalsada. Kasi, diba, kailangan natin ang Waze app. Para, syempre, easy access ka at alam mo kung saan ilalagay at kukunin ang cellphone mo kapag nasa kotse ka. So, ang in-order namin is Basius in Auto. Na-order namin to sa Shopee for just 469 pesos. Ang kinaganda pa dito is very sturdy, ang ganda ng design at kulay niyan. At yung plastic na ginamit, alam mong pang matagalan. At ito ay up to 7 inches na cellphone. Diyan napili ni Daddy O na i-install para easier viewing. And at the same time, nakatapat din sa aircon para hindi mag-overheat. Ang kinaganda dito sa phone holder, kahit anong bilis mo, kahit anong lubak ng daanan, hindi mo maririnig na tumatagtag siya or naririnig yung plastic na gumagalaw. And kahit matabig mo siya ng ganyan, firm talaga siya, firm. Ayan. So, ayan is OA lang naman yung pagkakagawa ni Daddy O. Pero usually naman, pag umaandar yung kotse, yung tagtag niya hindi talaga nakaka-apekto dun sa cellphone holder. Oh, and ang ganda kasi na-adjust-adjust siya sa anong angle ng gusto mo. So, pwede siyang portrait, pwedeng landscape. Ayan. So, yun yung nagustuhan namin sa kanya. Next is itong multi-purpose spray na ginagamit namin for sanitation. Ito very important to dahil ngayon kailangan talaga nating magdoble ingat. Ini-spray namin to sa mga handles, upuan, manibela, yung mga part na pinapatungan mo ng pera. Yan, very important na malinis yan. So I'm using fresh bamboo scent para talagang sobrang bango. At nabili ko to sa Scents Republic at C&D's online shop. So don't worry, lahat ng mga link or mga products na babanggitin ko, ilalagay ko yung link nila kung saan nyo mabibili sa description box. Isama mo na rin itong hanging diffuser para hindi lang basta malinis ang kotse mo, mabango din. Gamit namin yung fresh bamboo hanging diffuser. So tanungin natin si Ate Arky from Summer's Time kung ano ba yung amoy ni Cheetos. Cheetos smells so good. Like, gusto mo mag-stay in for the night. Pwede kang matulog dito sa sobrang sarap ng amoy. So, I really recommend din na bilihin nyo to for your car. Wow! So, kids love it. And for sure, adult will also love it. Yes. And since we are talking about sanitation and protection from the virus, we are also using and we will also recommend this mini UV sterilizing lamp from Yo Shopping Authority. We are using this once or twice a week, especially kapag may mga ibang tao na sumakay dito sa sasakyan or kaya may mga baggage or gamit kaming ipinasok or pinatong sa upuan. This super cute na UV sterilizing lamp kills bacteria and microorganisms in small spaces such as your car, rooms, yun, sa mga workspaces nyo.
order this from Yo Shopping Authority. Nako, naka-buy one, take one sila. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. Next is itong dashcam. For us, number one to sa aming list. Kaya nga, pinakabit namin to agad right after namin makuha si Cheetos. Kaya lang, nagka-problema with the installation. Isha-share na namin sa inyo ang naging experience namin. Ayan, ayan na si Kuya. Come on, baba muna tayo. Oh, medyo sumasakit na yung ulo namin ni Daddy O. So, nagkamali ng dala na unit yung installer. So, babalikan lang, kukunin lang ulit yung unit na in-order namin. Plus, nanggaling pa sila sa Antipolo. So, hassle na sa side nila. At hassle na rin sa amin kasi medyo matagal na rin kami naghihintay dito. Plus, confirmed naman yung unit. Maayos naman yung usapan. Plus, nagkamali ng dala ng unit. Ayan nga, so ginabi na kami. Wala pa rin. Time check, 6:44 PM na. Wala pa rin yung installer. Siguro hindi ko na lang sila i-recommend kasi very ang hassle nung ginawa nila. Plus, knowing na galing silang Antipolo, knowing na malayo sila dito sa Mandaluyong, tapos nagkamali sila ng unit na dala. So, diba, nakaka-disappoint. So, yun, waiting na lang kami para matapos na to kasi kailangan na talaga namin ng dashcam. Wala kaming choice, wala kaming option, kawawa rin yung nagdala. Gustuhin man naming i-cancel na. So, ayan na, pabalik na yung installer. So, sana naman tama na yung unit. Ayan, finally, ikakabit na. Grabe. So, ito kasing ipapakabit namin is 3-lens to. So, meron siyang front cam, meron ding back cam, and then meron din siyang camera pang loob ng kotse. Para talaga secured, nalalaman kung anong nangyari sa harapan, likod, pati sa loob ng kotse. So, once na nag-start, in-start mo, automatic siya na nag-on. So, yan, naabutan na kami ng curfew, pero going home naman na. And ang napili namin is itong 10 inches na full screen with 3 lens yan. Again, meron sa front, back, and then meron din sa loob ng kotse. So yan is nasa 5,390 pesos. Pero meron ding dual lens. Nasa 3,890 pesos yon. And then meron ding naka 2K resolution na with wifi pa yon, 4,690. So yung pinakakinuha namin is yung buong package na. So, 3 lens na to, and then may night vision pa. A few moments later. Sorry guys, ayan, update ko lang din kayo. So, nagka-problema kami. So, merong maling nagawa. So, mali yung naging outcome nito. Meron ding pagkukulang kasi hindi din namin siya na-check. Pero kasi hindi namin alam yung i-check. So, since installer sila, dapat alam nila yung chine-check dito muna bago nila kami i-let go or paalisin. So, ayan, may mali. Nasa likod. Yung wiring. So, bukas babalikan kami. Very hassle. Sobrang na-hassle kami. Grabe, may lakad sana kami bukas. Pero, yan, madedelay or baka i-cancel na lang namin, i-reschedule namin. So, ayan, umaandar na kami pero nade-detect pa rin yung likod niya, yung reverse. So, probably mali yung wiring. Ay, sobrang hassle. And, wala man lang, pasensya na. Ay, nako. 2 hours later. So, ayan po, ang conclusion po ay sobrang mataba po itong adapter nyo. And, nahatak ng installer itong fuse. Ay, itong lighter. And wala pong sira sa fuse, kasi check lang po dito, walang sira sa fuse. Pangit yung naging experience namin with the installation, but to be fair ha, maganda yung quality ng camera nila. Siguro talagang iba't iba yan ng experiences at depende rin yan sa nag-install at sa kotse nyo. Ang pinakakinuha namin is yung 3 lenses, meron sa front, back, and then meron din dito sa loob. Ayan nga. Annyeong! So, yun yung mas maganda para at least talaga lahat ng angulo nakikita mo, harap man, likod, o pati yung mga ginagawa sa loob ng kotse. Plus, pwede yan naka-on and off yung voice. So, pwede ma-record yung sinasabi nyo or salita nyo, or pwede din namang hindi. At makikita nyo din naman na maliwanag at maganda yung resolution niya, even sa gabi. So, pasok.
So, ganito yung itsura ng dashcam kapag gabi. So, yan. Meron namang night vision, kaya kitang-kita pa din. Ang kinaganda dito is, pwedeng ma-customize yung view. Yan, yung user's view. Pwedeng ganyan. Meron tatluhan yung makita mo. Or pwedeng... rear, front, tsaka side view, or inner view. Or inside. And pwedeng ganyang settings. Pwedeng ganyang setting. So, depende sa preference mo. So, yan. Very easy to navigate naman. Kaya walang magiging problema kahit first time user kayo. And by the way, Team O, pwede kayo mag-picture dito. Selfie-selfie with the friends or family. Yan. 1, 2, 3, smile. Yon. At yan nga ang aming bagong dashcam. At marami pa kayong aabangan at marami din kami i-share pa sa inyong lahat ng mga accessories na i-install namin dito kay Cheetos. Kaya stay tuned lang at subscribe na sa aming YouTube channel. Next is itong pinaka-favorite kong in-order kasi alam kong ako ang gagamit nito. Buksan na natin itong wireless vehicle vacuum cleaner. So, ganito yung vacuum cleaner ng kapatid ko. So, makikita nyo naman, di ba? Sobrang haba ng mga wired at ang bigat. Compared dito sa mga bagong mini vacuum cleaner, ang portable niya, cordless na, magaan, at ang ganda pa ng design. So, actually, kapatid ko rin ang nag-recommend nito sa amin kasi siya yung gumamit nito. Ang kinaganda pa nga dito sa wireless mini vacuum na to is pwedeng-pwede mo siya madala kahit saan. Kahit iwan mo pa to sa kotse mo, basta i-charge mo lang. Unlike dun sa mga wired, di ba, ang hassle, kailangan mo pa siyang isaksak, maghahanap ka pa ng sasaksakan. Portable with sleek design at lightweight pa. After a month of use kay Cheetos, ganyan na yung naging dumi ng lapag namin. So makikita nyo may buhok, may laglag ng biskuit at kung ano pa. So ngayon lang kasi namin naisipan na orderin na yung vacuum cleaner. So ngayon itest na natin kung talagang effective ba. May iba't ibang nozzle and brush ng kasama sa package. Depende to sa paggagamitan nyo. So ngayon itest na natin itong mini vacuum cleaner kung talaga bang effective. Harap pa lang yung nililinis. So, ganito na agad yung na-collect ng dust. Ayan, nakikita nyo ba? Diba? Ayan, so, may mga buhok pa. So, talagang effective. Parang tanga. Tumno. Mas ganun. Mas ganun parang ano. Hindi ka nahihiya. TikTokers niya eh. Mahihiya. TikTokers naman ako. Mahihiya. Nandito kami ngayon sa May Shell. Nagpapagas lang sana kami. Buti meron silang promo na free pure wax dyan sa may windshield kapag nakaabot ka ng 1,000 pesos. So ayan, palagyan na natin si Cheetos. Instant windshield restoration na rin yan and tinatanggal niya yung acid rain. Yan, legit nga, kumintab na yung windshield ni Cheetos. At ayan nga, Team O, another tipid and informative vlog na naman tayo today. So sana nag-enjoy kayo. At for more shopping vlogs, murang bilihan ng gamit sa bahay at mga car accessories, subscribe na sa aming YouTube channel at i-click nyo na ang bell icon para lagi kayong updated sa mga bago naming videos. At if sa tingin nyo naman na helpful and informative itong video na ito, huwag kayong manghinayang na i-like and comment below na rin for request and suggestion. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok at Team Ogad Vlogs. So again, thank you so much for watching. We love you.